At ito na nga ang second part ng ating Miracle or Pag-ibig Prayer Garden Adventure. So yan nga yung nakikita niyo sa aking likuran ay yung dalawang magkapatid, kung hindi ako nagkakamali, na tinulungan ni Papa Jesus na magkaroon ng maraming huloy na isda. So ang katabi naman nito ay yung Noah's Ark, kung saan isinakay lahat ni Noah yung mga iba't ibang uri ng hayop sa kanyang arko, doon sa Noah's Ark. So yan nga si Papa at sakay pa sa kabayo. Paingat ka dyan ha, baka itakbo ka. At ito na naman yung mga banga na dadaanan ko kanina. Ang dami pala nito. Makapagdala nga ng isa. Guys, tingnan na naman kung nakikita nyo. Napaka-green ng paligid. Ang daming puno. Mga iba't ibang uri ng halaman. Talagang super marirelax kayo dito at mag-e-enjoy. Ito yung isa sa mga cottage na pwede nyong pagpahingahan pag pagod na kayo maglibot sa garden. Ang ganda, ang lawak, ang presko, at ang lamig ng hangin dito, guys. Tingnan nyo naman, oh. Tapos mga kahoy pa ang mga upuan. At ito yung isa sa mga miracle ni Papa Jesus kung saan siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. At ang katabi naman nito ay ang Hardin ng Getsemani kung saan nagpahinga si na Papa Jesus kasama ang kanyang mga apostol at nagdasal siya bago siya hulihin ng mga kawal ng unang panahon. Ito naman yung The Calvary or The Mount of Calvary kung saan ipinako si na Papa Jesus at yung kasabay niyang mga kriminal noong unang panahon. Guys, super ganda dito, napaka-instagrammable ng lugar. Presko, malamig ang hangin, nakaka-relax kasi ang makikita mo lang ay mga puno, mga halaman at yung mga life-size statue ng mga tao o mga lugar sa Bible. Kaya nakaka-relax dito. At ito nga yung isa sa mga ginawa ni Papa Jesus sa Bible kung saan pinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga apostoles. At ito puntahan natin yung miracle ni Papa Jesus kung saan naglakad siya sa ibabaw ng tubig at tinulungan niya yung isa sa kanyang mga apostol. So ayan, napakaganda dyan magpa-picture kasi parang nasa tubig ka talaga, namamangka. O diba? Ang ganda talaga dyan, guys. Kasi mayroon si, ayaw ko kung man-made yan or talagang nandyan na yan. Pero siguro man-made yan. Ang swerte nga namin kasi nung nagpunta kami dito, wala masyadong namamasyal, mangilan-ngilan lang. Kaya naman solong-solo namin yung mga pagpipicture na walang mga nakaharang na tao. O diba? So ayan, nililibot ko kayo muna dito and keep watching. Punta naman tayo sa kabilang side. Kasi bali, dalawang ano to, dalawang, parang dalawang park, dalawang garden. Una namin pinuntahan itong nasa may kanan, pagpasok mo ng prayer garden, papunta dito. Ngayon, lalabas tayo ng gate, punta tayo din sa may kabila. So, nasa na sila? Tara! Yan nga, hindi naman ganun kalayuan yung pangalawang garden dito kasi halos paglabas mo dito sa first garden, kita mo na kaagad yung entrance ng pangalawa. Doon lang sa mga batang may nakatumpok na yon. So yung mga ilang hakbang lang nandun ka na.
Mayroon din pala sila ditong bilihan ng mga souvenir. So, hindi na kami nagtanong kung magkano yung mga price nila. Namasyal lang talaga kami dito. So, ayan. Nakala ko, isa lang yung garden dito kanina. Pero, meron pa pala dito sa kabilang side na pangalawang garden. So, pero kung pagsasamahin, siguro malawak din siya ng bahagya. So, ito pagpasok mo nga, ang unang sasalubong sa iyo ay itong life-size statue ni Pedro Calungsod. So, ayan. Ang dami rin namamasyal dito ng mga bata. Hindi ko lang alam kung ito ay free entrance or kasama na ito dito sa binayaran na entrance namin doon kanina. So, ayan. Libutin natin to. Samahan nyo ako kung ano pa yung makikita natin dito ang magagandang attraction sa garden na ito. So, let's go. So, ayun, hindi na rin pala to gaanong kalawakan itong pangalawang garden. Parang continuation lang siya nung mga event at mga life-size statue doon sa Bible nang para doon sa kabilang garden. Siguro hindi na nagkasya doon, kaya dito na lang sila naggawa ng panibagong garden for continuation nga ng events. So, hindi siya ganun kalawak. Yun lang yung inikot namin and palabas na kami dyan ng gate ulit. So, yun. Pero maganda pa rin siya kahit nga maliit lang. Thank you so much guys sa panonood and sana nag-enjoy kayo sa aming isa na namang video na galang-gala. By the way guys, kung nag-enjoy kayo, please don't forget to like, share, and subscribe. And please comment below kung may mga suggestion kayo na pwede pa namin pundahan ng aming pamilya na we can share it with you guys. So maraming salamat again. Please support our channel. So once again, thank you and bye-bye. See you next vlog.